Nida, I need to ask you something. Kilala mo ba yung kumadrona na naghatid kay Janine sa amin noon? Bakit niyo ho naitanong? Gusto ko lang malaman kung sino mga magulang ni Janine. Kahit yung ina lang. Masaya na ako sa sinapit ng pangalawa kong anak. Wala ka bang plano na kunin yung anak mo dun? Lily, hindi ako magiging mabuting ina kung sa akin na siya mapupunta. At saka, hindi ko rin siya kayang mahalin katulad ng pagmamahal ko kay Carmela. Mayor na siya? Akalain mo ba namang magiging opisyal pa yun? Teka, ano ba talagang pinag-usapan niyo? Pag natapos ka na at gusto mo nang mamasok ang trabaho, mag-apply ka sa akin, tutulungan kita. Hindi mo ba ako naintindihan kagabi? Ang sabi ko, ayoko sa'yo. Ayoko maging kaibigan mo. Catarina, hindi pa ba obvious? Gusto kita. Alam ko deep inside, hindi mo rin ako pinagdadamutan ng pagmamahal. Kaya kung hindi man ngayon, Catarina, balang araw mamahalin mo rin ako. Don't tell me, sinagot ka na ni Catarina? No, ma, not yet. Pero kahit tumanggi pa yun, I see it in her eyes. Natuwa pa rin siya. Taga niya sa bato. Hinding-hindi mapupunta kay Agot yan si Catarina. O, Bambak, tuturoan kita po, ha? Ito ang nasa ibabaw, iaayos mo yung mangga. Huwag ito, ha? Dahil pag tumulo ang dagta nito, pag ganun, ay, mangingitim. Ha? Opa. Ayan. O, iaayos mo. Lola. Oh, kawaan ka ng Diyos. Lola, o, merienda niyo po mamaya. Salamat. Oh, di ba sabi ko mamaya? Ikaw talaga. Ayaw mo na sa bata. Sige, hindi ka pa papasok ngayon? Mamaya pa po yung sunod na klase ko eh. Kaya ang gagawin ko po, uwi po ako ng bahay para maglinis. Ang dumi na kasi. Ah, sige. O, sige na. Ako, ate, kailan po ako mag-i-school? Siguro, i-enroll ka ni ate next year. Tito, ate? Aba, syempre naman, di ako papayag na si ate Linggit mo tsaka si ate Isabel mo nag-aaral tapos ikaw hindi. Pero sa ngayon, Bambam, tiis-tiis muna ha. Tutulungan mo muna si Lola Wagay. Okay lang pa, ate. Kaya love na love kita eh. Tingin ko nga, yun nga lang. La. Hindi naman po, ate. Ano ka ako kaya? Joke lang. O sige na. Tulungan mo si Lola. Sige pa. Lola, uwi na po ako. O, ingat. Sige pa. Tira mo si Lola. Apa. Sige. O sige, kumain ka na. Sige, okay lang. O, oh, Joling, tapos ka na maningil? Uwi muna ako, ha? Oh, sige, sige. Medyo masakit siyang ko, eh. Okay. Yago. Yago. Ma. Nakakita ako ng book of baby names. Catarina. Catarina pala is Catherine in Greek name, meaning pure. That's nice. Nakakita ka na ng iregalo mo? Siguro dapat yung may related sa first dating niyo or first meeting niyo. Ma, sa MRT kami unang nakita. Tsaka wala naman akong gano'ng kalaking pera para bigyan siya ng sarili niyang MRT. Hindi naman gano'n ang ibig kong sabihin. Pwede bang ticket ang train or ticket train card muna, di ba, bago MRT? Okay, ma. Sige, hanap pa ako. Okay. Or something. Miss, natandaan mo ako, nagkasabay tayo dito the other day. At di ba nga, may nakabungo sa'yo, tapos nalaglag mga gamit mo, swerte mo, nakapulot niya. Sa'yo, tayo. Salamat. Miss, excuse me. Meron pa yung pen na pwedeng ma-engrave? Meron po. Meron po kaming discount po today, sir. May libre na rin pong engraving. Talaga? Sige, Miss, baka pwedeng pa-engrave dito yung pure. Pure? Yes, P-U-R-E. Sige, Miss, balikan kita. Ma? Nakahanap na ako ng gift for Catarina. Babe, tignan mo. Ang ganda! Di ba? Ina-assemble na aeroplano, tapos umiilaw pa yung mga engine. Oh. Ini-spoiled mo na naman si Junior. Okay lang yan. Magugustuhan niya yan. Ang ganda! Diba? Natanglakad din yun ang GRO mo. Isang sakay lang dito ng jeepney ang papuntang impyerno. Why don't you both go to hell? Please, huwag dito, ma. Trixie,
makinig ka sa anak mo. You listen to me! Hindi mo dinadalaw ang anak mo, and yet, pinaparada mo in public ang kabit mo. And of all places, bookstore? Sabagay, she can pick up a book in family and marriage para mapatunayan niya na nakakahiya ang pagiging kabit. And you, miss! Maraming Bible dito. I think you should get one. Babe! I think ikaw ang dapat pumick up ng libro on good manners and right conduct dahil mas kailangan mo yun! Walang hiya ka. Lumagay kayo sa lugar. Oo, nakiya. Mama! 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 Magkano ba ang cut ko pag nakaipasok ko siya? Malu, bakit mo ba gustong matulad sa iyo, anak mo? Bakit hindi mo nalang pag-aralin? Sayang nga kita, madam. Saka, mahina ang ulo nito. Sigurado ako, dito rin ang bagsak nito eh. Ganun talaga. Like mother, like daughter. Paano? Kailan siya magsisimula dito? Pasensya na, Malu, pero hindi ko siya matatanggap dito. Eh, masyado pa siyang bata. Tatanig ko na nga lang siya sa bongbongs. Ah, makuha pa siya. Tara, Annalyn. Ayusin mo kasi yung mukha mo. Nakakaloka din to si Malu, ano? Eh, kung ilako yung anak niya, parang banana cue. Like mother, like daughter daw. Sus, may wala ka dun. Eh, gusto lang kumubro ng pera yun, no? Pwede rin naman maging totoo yung sinabi niya. Alam mo kung buhay pa nga anak ko, si Carmela, sana hindi matulad siya sa akin. Diyos ko, sana hindi mangyari sa kanya yung mga nangyari sa akin. May bisita lang. Kumusta ka na? Tio Mando, umalis na ho kayo. Tio Mando? Sumigaw ka pa. Sigaw! Kung gusto mo masaksak, sigaw! Please. Yago, iuwi mo na yung mom mo. Please! My God! Look at yourself in the mirror! You are the prime example of nakakahiya! Hoy! Wala akong pakialam sa pinagsasabi mo! At hindi porkat asawa ka, may ganapat ako na insultuhin ako! I-insultuhin kita hanggang mamatay ka, Lecce! Sumasagot ka pa, kawit ka lang! Hoy! Babe, huwag mo na siyang patulan! Please. Pabayaan mo siyang mamatay sa kahihiyan! I'm sorry, babe. I'm sorry. Hindi ka ba tapos sa kahihiyang binibigay mo sa amin lahat? Yung pagsaskandalo mo? Kahit anong gawin mo sa akin, Trix, hindi na ako babalik sa'yo. Please move on! At hindi ka na nagkakaganyan! Let's go. I'm sorry. Efren, wait! I'm sorry, babe. Let's go. No, Ma. Stop it. It's not worth it, Ma. Uwi na tayo, please. Okay. Okay.
kung pumahig ka lang nun, di na sana tayo nagkaganito. Huwag ka nang pumalag, ha? Huwag ka nang pumalag. Pasensya ka na, ha? Sawa na ako sa asawa ko, eh. Sawa na ako sa bilasa. Natin binata, in love sa isang babaeng ayaw sa kanya. Ganda ng laki ni Yago. Tinatanggihan lang. Baka naman may ibang hinahanap yung babae, kaya ayaw niya kay Yago. Ayaw. Janine, tama na yan. Eat. Ma, umiiwas po ako sa sweets and carbs. Ang dami ko po kasing nakain sa Manila. Baka hindi mag-cash sa akin yung mga shinapping ko. You won't get fat. Ang bilis ng metabolism mo, iha. Siguro namana mo yan sa isa sa mga biological parents mo. Thanks to them, pero hindi niyo pa rin po ako mapipilit kumain. Sige po, may gagawin pa po ako sa taas. Alam mo, curious talaga ako kung sino ang tunay na magulang niyang si Janine. Talaga bang walang nabanggit sa'yo si Minda, yung mga komadron ang nagpaampon kay Janine sa atin? Wala. Importante ba bang makilala natin sila? O di ano yung pinag-uusapan ninyo the last time you saw her in the supermarket? Nabanggit sa akin ni Dante na pinaalis pong pangaraw siya. Na parang ayaw mong marinig kung ano yung pinag-usapan ninyo ng kumadrona. Ayun, yung kumadrona nangungutang sa akin. Ayoko namang mapahiya siya. Kaya, linayo ko kay Dante. Maawa naman, di ba? Alam mo ba kung saan siya lumipat ng tirahan? Fides, pwede ba
tantanan mo na ako sa isyong kumadrona. There's no use na malaman natin kung sino ang mga magulang. Patay na sila, di ba? Okay. Meron lang akong importanteng gagawin sa munisipyo. Alis muna ako. Sorry you had to see that bitter woman. Nag-e-eskandal at nagwawala sa bookstore. My God. Lahat na ginawa ko. Nagbakaawa. Nagalit. Nag-eskandalo. Pero yung kabit pa rin ang kinampihan. Masarili niyo lang yung sinasaktan niya sa ginagawa niyo. Bakit ikaw? Ilang beses ka nang nire-reject ni Catarina, pero pinupurso mo pa rin. I know, Ma. Naiintindihan ko kung bakit kayo nagkakaganyan. Masakit sa akin eh. Nanay ko kayo. Tayo ko nakikita kayo nasasaktan. Nagpapakababa para sa ama ko. Ako rin naman nasasaktan eh. Kapag nire-reject ka ni Catarina, leche ang magmahal, ano? Nasasaktan na tayo. Pero sige pa rin tayo magmahal. Pag-ina nga tayo. Tumando mo? Ha? Diyos ko. Ha? Nalabinagdangol ko na po yung sarili ko.
Isumuha sa akin ni Yomando. Ano? Diyos ko! Katarina! Ano na naman, Iago? Pumunta ka dito para paghiganti ang mami mo. Baka nakakalimutan mo na. Sa kanya nag-umpisa lahat ng gulong ito. Hindi, Dad. Kayo ang nagsimula ng lahat. Kayo yung nakalima. Kayo yung namiba. Kayo yung namilagay mo. How can you just wake up one day and decide na sirahin ang pamilya natin? Yes, sige. Natukso kayo sa babae. Pero bakit hindi niyo pinigilan? Bakit hindi niyo pinigilan knowing na meron kayong asawa at anak na iiwan? Gusto niyo kayo lang yung masaya? Napaka-selfish niyo lang. Dapat hindi kayong minahal ng mami. Sabihin mo yan sa mami mo. Sabihin mo sa kanyang gago ako. Siya lang naman ang umaasa magkabalikan pa kami. Kung alam mo lang kung gaano ka kamahal ng nanay ko. Do you know what? You don't deserve it. Sana maging masaya ko sa nagawa niyo sa amin dahil. Wait, wait. Iago, wait. Look. I want you to be happy. Gusto ko maging maligaya ko ng mami mo. Pero huwag niyo nang iasa sa akin yun. I have someone else. Hindi ako gagaya sa inyo. Wala ngayon. Kalimutan niyo na anak ko. At kakalimutan ko rin na naging ama ko kayo. Hindi ako gaya niyo. At hindi ako gaya sa inyo. Sabi niya yun? Hindi ko siya pagsasamantalan. Mamaya, huwag gagawin sa kanya yun. Ano bang ginagawa mo sa bahay nila, ha? Bakit kanya sinaksak yung totoo? Dinala ko yung perang inuutang niya. 10,000 kailangan niya, 5 lang ang dala ko. Pag alis ko, sinaksak ako 2 beses. Eh bakit niya gagawin yun? Ikaw na nga nagpapautang. Ewan, siguro gusto niyang kunin yung pera ko sa wallet. Dahil kulang nga binigay ko. Mukhang pera yung babaeng yun, Choling. Sinungaling pa. Thank you.
ni Kuya Fernando, di ba? Pero pagdating naman kay Janine, eh, talaga namang lumalambot siya. So, tingin ko, hindi niya naman talaga siya tunay na. May labanggit ka ba kay Fidesz? O nadulas ka ba tungkol sa mga magulang ni Janine? Ano pong ginagawa niyo dito? Hinatid kasi namin yung anak kong babae kanina. Si Janine Torres po? Ito na bang extra results? Hindi dapat malaman ni Fidesz na si Amanda ang tunay na ina ni Janine. Napapama pa nila. Type B ang blood type ni Janine? Pareho sa rin ni Fernando. So, kung kausapin niyang babaeng yan, uso na pala ngayon sa mga kriminal ang nagtedemanda ng inaargabyado. Gusto ko sana po kayong pagbigyan eh. Pero kung ganyang kagaspang ang ugali na nakikipag-usap sa akin, mas gugustuhin ko pang mabulok sa binungguan ng manyak niyang asawa. Walang utang na loob!